Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa pagpila ng may libo-libong deboto para sa tradisyonal na pahalik sa itim ng Nazareno sa Quirino Grandstand. Tiniis ng mga mananampalataya ang mahabang pila para lamang maparating sa buon ang personal nilang kahilingan. At live mula sa Quirino Grandstand, nagpapatrol si Dennis Dato. Dennis, kamusta naman ang pila? Maayos naman? At hanggang kailan ang pila na yan? Kabayan, maayos naman ang pila dito sa Quirino Grandstand para sa pahalik. Pero patuloy po ang paghaba ng pilang ito dahil patuloy ang pagdami at pagdating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Sa binang Quiapo Charles Command Post, hanggang kaninang alas 5 ng hapon ay umaabot sa 30,910 ang bilang ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. At sa ating monitoring, ang dulo ng pila ay umaabot na sa may bahagi ng Katigbak Drive sa may Rojas Boulevard. At kahit kabayan, nagsimula na ang vigil kaninang alas 6 ng gabi, ay patuloy pa rin naman ang pahalik sa mahal na poong itim na Nazareno. Mula sa iba-ibang sulok ng Metro Manila hanggang sa malalayong probinsya, nagtagpo ang mga deboto ng Black Nazarene sa Quirino Grandstand para sa pahalik. Bawat isa sa kanila may kani-kanilang panalangin sa itim na Nazareno. May mga pangkaraniwang hiling gaya ng sa 84 na taong gulang na si Erlinda Enriquez na mula pa sa Cabanatuan City. Hiling namin ang kami ay malakas. Yan kauna-unahan. Bigyan ng malakas na katawan malayo sa sakit. Pagpapasalamat naman sa mga biyayang ipinagkaloob ang para kay Flory Esposo. Pagpupuri na rin sa Panginoon. Hindi naman napigilan ang sakit na polio ang taon-taong pamamanata ni Danilo Abu na taga Maykawayan, Bulacan. Pang-araw-araw na pamumuhay na hindi kami nahihirapan, nakakaraos kami pa pang-araw-araw po. Hindi kami pa nagkaroon ng mabigat na problema. May mga dumaranas din na matinding pagsubok sa buhay na wala ng ibang madudulugan kundi ang mahal na poon na itim na Nazareno. Nakita ng mga volunteer si Tatay Adolfo na hirap maglakad gamit ang tungkod kaya isinakay nila siya sa wheelchair. Nagpilit siya makarating sa Quirino Grandstand dahil nananalig siyang gagaling sa oras na mahawakan ang imahe ng poon. Umaling yung head ko, yung head ko. Kailangan dahil pag umaling ako, makapagtrabaho naman ako maski paano. 18 taon na ring deboto si Elvira at ang kanyang asawa ng itim na Nazareno. Noong nakaraang taon, na-stroke si Elvira. Binuhat na lamang siya para mahawakan at maibulong sa poon ang isang pangako. Nilong ko na makalakad uli ako. Balik niya uli yung lakas ko. Ngunit buhay ako. Magiging ano ako sa kanya. Deboto ko, Nazareno. Pagalingin niya ako. Batid ng mga deboto na hindi agad maibibigay ang kanilang mga hiling. Pero patuloy silang mananalig at hindi mawawala ng pag-asa na matutupad ang kanilang ipinapanalangin balang araw. Kabayan, mamayang alas 12 ng ating gabi ay isasagawa ang Misa Mayor sa pangunguna ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. At patuloy naman po nakaalalay ang ABS-CBN Foundation Lingkod Kapamilya para mamigay ng mga kain sa mga nakapilang mga deboto. Nag-aabot din ng mga pamaypay at tuwalya ang ating partner na magagamit ng mga mananampalataya kapag nakalapit na sa imahen ng itim na Nazareno. Sisimula naman ang traslasyon bukas matapos ang panalangin ng alas 5 ng umaga. Kabayan, sa ngayon ay marami na ang mga naririto sa bakanting lote na sa harapan ng Quirino Grandstand at sila'y naglatag na dito dahil sabi nila dito na sila magpapalipas ng gabi, wala nang uwian hanggang sa pagsisimula ng traslasyon bukas ng umaga. Kabayan. So Dennis, ang mangyayari pagkatapos ng misa ng alas 12 ng hating gabi ay maghahanda naman para sa prosesyon. Kabayan, oo, pagkatapos ng alas 12 misa ay tuloy-tuloy din yung gagawing vigil.
bago simulan yung translasyon pagkatapos ng mga bandang alas 5 ng umaga, kabayan. Maraming salamat si Dennis Dato live mula sa Crino Grandstand. Samantala, nagsimula na kanina ang alas 3 ng hapon ang oras-oras na misa sa Quiapo Church. Mahigpit naman ang pinatutupad na seguridad sa loob at labas ng simbahan. Ilang balisong at mga habala pa rin ang nakumpiska mula sa ilang mga nagsisimba. Live mula sa simbahan ng Quiapo, nagpapatrol si Robert Mano. Robert, kamusta na ngayon ang sitwasyon dyan sa simbahan? Kabayan, nagsisimula nang dumating yung mga deboto ng Poong Nazareno na dumadalo dito sa oras-oras na Fiesta Mass sa Quiapo Church. Kung kaninang umaga ay maluwag at mabilis pa na nakakapasok yung mga kababayan natin dito sa simbahan ng Quiapo, bandang alas 12 kanina ay mahaba na yung pila at sa katunayan, yung iba ay hindi na nakapasok ng simbahan at dito sa Plaza Miranda na lamang dumalo ng banal na misa. Ayon sa pamunuan, kabayan, ng simbahan ng Quiapo, hanggang alas 5 kanina ng hapon ay umabot sa 23,000 yung mga nakapagsimba na dito. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay bumiyahin na si Lola Erlinda mula Nasugbu, Batangas para magsimba sa Quiapo. Lagi pong inaano namin na taon-taon ay makapunta talaga dito. Inagahan na nga namin ho para lang makarating sa Nazareno. Dahil po ng isang taon, doon lang po kami sa tulay at sikip na sikip. Ang mag-asawang si Belinda at Vener naman, bukod sa panalangin ay nagpasalamat sa mga ipinagkaloob sa kanila ng Poong Nazareno. Espesyal ang taong ito para sa kanila dahil sa kanila ipinagkatiwala ang paggawa sa piluka ng Nazareno. Ito po ay isang karangalan sapagkat ang last na buhok na gumawa sa angkan po namin ay ang mga lolo pa po namin. Detalyado po talaga yung pagkakagawa ng para sa altar at saka sa bikaryo. Dahil gusto po namin na maging maganda at presentable siya sa mananampalataya. Kanina, inspeksyon ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at Manila Mayor Hani Lacuna ang loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Kinumpirma na rin ng DILG ang signal jam bukas. May ija-jam po tomorrow, so expect po, sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, kung hindi kayo ma-reach, huwag muna mag-panic dahil every year po ginagawa po iyon. Okay, this is all for everyone's safety and convenience. Good to go na po on the side of the city government. Sanay na rin po tayo. At saka marami naman po tumutulong sa atin, lalo na po sa hanay ng mga kapulisan, hindi lang po ang MPD ang sasagot para sa peace and order, kundi ang buong NCRPO. Ang atin pong panawagan, hindi lamang po sa mga deboto, kundi sa ating mga kababayan na tutungo po dito, ay sana po sumunod sila sa mga panuntunan na ipatutupad po natin. Una-una po yung pagsuot po ng face mask sa loob po ng simbahan, dun po sa mga magsisimba, at dun po sa hindi pagsampa sa bagong andas. Ang simbahan handa na rin sa dagsa ng mga deboto. Kami rin po sa simbahan ay good to go na rin po tayo. Sana wag nating kalimutan mga kadeboto na ang panata ay wala lang sa pagsampa, sa paghawak ng maraming beses sa lubid, ang panata ay nasa Poong Nazareno pa rin. Ipakita natin si Jesus sa mas maraming tao. Inilipat na sa bukana ng Villalobos Street ang X-ray machine at walk-through metal detector. Nakakumpiska na rin ng patalim at mga bala na dala ng ilang magsisimba. Mostly po ang na-intercept po namin, mga balisong, card knife, bala, baton po, na galing po sa mga churchgoers. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa paligid ng simbahan. Kanya-kanyang bit-bit na mga paninda ang mga vendor nang dumating ang clearing operations team ng Maynila. Samantala, nakiisa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng Nazareno 2024. Sabi ng Pangulo, ipinakikita sa traslasyon ang pagmamahal at sakripisyo ni Hesukristo sa atin. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na yakapin ang nararanasang paghihirap at sumailalim sa spiritual transformation. Dagdag pa ng Pangulo, dapat palalimin ng mga deboto ang koneksyon sa Panginoon at magsilbing instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at malasakit.
Kabayan, nagpapatuloy itong ika-apat na, no, na Fiesta Mas dito sa simbahan ng Quiapo. Samantala, bago mag-alas 6 kaninang gabi ay dumating na yung contingent mula naman sa NCRPO. Magbibigay sila ng dagdag seguridad sa loob, labas at paligid ng simbahan ng Quiapo. Kabayan. Oh. At Robert, ipaalala natin na wala na sila ang aakyatang andas sapagkat nakakulong na ang mahal na puong Nazareno. Kaya bawal na ang umakyat. Pwede yata magtapon ng tuwalya, pero hindi ka pwedeng umakyat sa andas. Yan ang iniiwasan. At pinakikiusapan din, hindi nabanggit ni Mayor, huwag kayong sasama sa prosesyon nang kayo ay nakainom. Sapagkat dyan, sa experience ko, Robert, ay dyan nagsisimula ang mga aksidente kapag ang isang deboto ay nakainom. Tabayon, kabayan, at paulit-ulit yung paalala ng simbahan ng Quiapo. Wala nang sasampa sa andas, hindi napapayagan, pero yung paghahagis ng panyo, ng bimpo, ay pupwede. At tama ka, kabayan, yung mga deboto na magiging debote ay huwag na sumama. Maraming salamat, Sir Robert Mano, live mula sa simbahan ng Quiapo. Iimbisigahan ng Negros Oriental Police ang nangyaring rumble sa Rizal Boulevard sa Dumaguete City nitong linggo ng madaling araw. Sa cellphone video, nakuha ng netizen na si Marjorie Torres Legal, kita ang away ng ilang lalaki habang tinataboy naman ang isang babae. May isa pang lalaki na tumalon sa grupo pero bumagsak ito at pinagtatadyakan. Ayon po sa pulisya, may detalye na sila sa nangyari pero inaantay pa nila kung may magsasampa ng reklamo mula sa magkabilang panig. Susubukan din umano nilang makita ang kuha ng CCTV sa establishmento para malaman ang punot dulo ng insidente. Posible umanong maharap sa reklamong physical injuries at alarming scandal ang mga sangkot sa gulo. Halos 200 pamilya ang apektado sa magkakaiwalay na sunog na sumiklab noong weekend sa Cebu. Patay naman ang 2 bata sa sunog sa Larao del Norte at isang lola din ang patay sa sunog sa Isabela. Nagpapatrol, Annie Perez. Rumisponde ang mga bumbero sa sunog na sumiklab sa sityo Lower Kalapukan, Barangay Kareta, Cebu City. Bandang alas 9 ng gabi noong Sabado. Naapula ang sunog pagkalipas ng halos isang oras. Pero pagkalipas ng ilang minuto, rumisponde naman ang mga bumbero sa isa pang sunog sa sityo Kanipaan sa Barangay Basak Pardo. Ayon sa Bureau of Fire Protection Cebu City, umabot sa 161 bahay ang natupok sa magkahiwalay na sunog. Tinatayang higit 9 milyong piso ang halaga ng pinsala. At higit 200 pamilya ang apektado na pansamantalang nakikisilong sa mga barangay gym at eskwelahan. Namahagin na rin ng paunang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan kung ilan sa mga biktima ang maaaring makabalik sa mga nasunog na lugar. Patay naman ang batang magkapatid sa sunog sa Purug 4, Titunod, Kulambugan, Lanao del Norte, linggo ng gabi. Nasagip naman ang bunso nilang kapatid. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi agad nakalabas ng bahay ang mga biktima. 36 na bahay ang apektado ng sunog ayon sa BFP. Sunog na bangkay na nang matagpuan ng isang lola sa Barangay Sinamar, San Mateo, Isabela, Asyete rin ng Enero. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, natutulog umano ang biktima sa loob ng kanyang kwarto nang sumiklab ang apoy sa katabing kusina. Sa bilis ng apoy, hindi na siya nasagip ng kanyang apo. Inaalam pa ng mga bumbero ang dahilan ng sunog. 8 bahay din ang nilamon ng apoy sa isang residential area sa Barangay 76A, Bucana, Davao City, Lunes ng tanghali. Natupok ang mga bahay na gawa sa light materials. 2 ang naiulat na sugatan na agad dinala sa pagamutan. Tuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Annie Perez, ABS-CBN News.
Sa ibang balita naman, nahukay ng mga pulis at sundalo ang 7 bangkay kaninang hapon sa Sitio Lapao, Barangay Curcum sa Padlanao del Norte. Ayon sa PNP, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may mga bangkay umano na inilibing sa nasabing lugar kasama ang ilang sundalo at municipal health officer. Pinuntahan nila ang lugar at nakita nila ang isang bagong hukay na lupa. Doon na bumulaga sa kanila ang bangkay ng 4 na lalaki at 3 babae. Base sa SOCO report, nakilala nila ang 3 biktima habang ang 4 ay hindi pa. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dahilan ng kanilang pagkamatay at sino ang posibleng nasa likod ng paglibing sa mga biktima. Iniimbestigahan na ng Cebu City Police ang nangyaring pang-hold up Barangay Apa sa Cebu City, Lunes po yan ng umaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 2 babae na binubuksan ang gate ng kanilang tinitirhan. Maya-maya ay lumapit ng isang lalaki na naka-helmet na naglabas ng patalim at itinutok sa 2. Ayon po sa mga biktima, wala namang nasaktan sa kanila pero tinangay naman ng suspect ang kanilang mga personal na gamit. Umaapela ngayon ang pulisya sa publiko na tulungan silang makilala ang suspect para masampahan ng kaukulang kaso. Gretchen, ano ang latest kina Francine Diaz at Donnie Pangilinan? Ati B, sasabak na sa pagkanta si Francine Diaz at may music collab siya sa isang Korean artist. Aabangan naman si Donnie Pangilinan sa kanyang game era or gamer era sa isang esports film. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Kaya mo bang sumabay? Ipinasilip na ang official trailer ng Good Game, ang kauna-unahang e-game movie sa bansa. Welcome to Requiem. Inamin ang bida nitong si Donnie Pangilinan na mas lumalim ang kanyang respeto sa larangan ng esports matapos gawin ng pelikula. We would do our very best to give justice to like the esports, yeah. The pros, the players, the gamers out there, everyone who thinks that maybe it can't be an actual job or an actual career in the future, but it really can. Dream come true para kay Donnie na maka-eksena sa pelikula ang kanyang inang si Maricel Laksa. Such an honor working with my mom. I think it's something that I will cherish for the rest of my life. Ipalalabas na ang Good Game sa mga sinehan simula January 24. Pasok na! Smoke na! Samantala, sasabak na rin sa pagkanta si Francine Diaz. Kwento ni Francine, in the works ngayon ang kanyang collab kasama ang hindi pa niya pinangalan ng Korean singer. We went to Korea last month, noong December 29th. Nag-record po kami ng song doon. Ito po yung sinabi ko rin noon noong press con with Miss Jamie Rivera na meron po akong song na gagawin with a Korean artist. This year din po yung release namin. Maybe next month. Goal ni Francine ngayon na isulong ang pagkanta bilang bahagi ng kanyang career growth sa 2024. Naghahanda na rin si Francine para sa simpleng selebrasyon ng kanyang 20th birthday sa January 27. Happy birthday to Francine! Una na siyang sinorpresa ng kanyang mga kapamilya nitong linggo sa ASAP Natin To. Masaya naman si Barbie Imperial para sa kanyang ex-boyfriend na si Diego Loizaga na kumpirmang may baby na kamakailan. I'm actually super happy for him kasi tagal niya na rin sinasabi yun na parang dream niya talaga magkaroon ng baby. So when that happened, of course, syempre initial na reaction mo, parang magugulat ka. But I was really happy for him. Busy naman ang pagpasok ng bagong taon para kay Barbie. Kasado na ang bago niyang bigating proyekto kasama si Carlo Aquino, na una na niyang nakasama sa pelikulang I Love Lizzie. We had a meeting and parang naisip namin na ibahin yung look like ibang-iba talaga kay Lizzie. So we went for a super simple look, which is short hair. Aarangkada ang shooting ni Barbie at Carlo sa Japan ngayong taon. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
Tataas ng bahagya ang presyo ng petrolyo bukas araw ng Martes dahil umano ito sa pinatong na premium at mas mataas na shipping cost ng mga kumpanya ng langis. Samantala, may namumuro ring pagtaas sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na electric bill ngayong Enero. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Doble ang natapyas sa bayarin sa kuryente ni na Aling Lorna, pero ayaw pa rin niyang gamitin ang kanilang ref at washing machine. Ang problema, hindi naman niya maawat ang mga anak sa paggamit ng kuryente at mukhang may balak pang bumili ng bagong appliances. Kaya sabi nila, kala ko magtitipid, yung pala lalong kumumpleto yung gamit. Sabi pa nila, ma, mag-aircon tayo. Naku, patay tayo niyan. Kung kayo magbabayad, ayos lang. Ang bad news, may namumurong pagtaas sa singil ng Meralco sa paparating na January bill. Posible, slight upward adjustment siguro sa generation cost dahil sa nakita naming mas mataas na presyuhan sa wholesale electricity spot market. Dahil yan sa mas maraming tinatawag na capacity on outage nung nagdaang December supply month. Maaga ang paalala ngayon ng Meralco na magtipid dahil sa inaasahang pagtindi ng epekto ng El Nino hanggang summer. Kaya ugaliin na ang masinop na paggamit ng kuryente ngayon pa lang. Kabilang na ang pagsigurong nalinis at maayos ang takbo ng appliances at kontrolado ang oras ng gamit. Itong maliliit na bagay na to, pag pinagsama-sama mo to, malaking factor yan pagdating ng panahon na haharapin mo na itong panahon ng tag-init. Pinangalanan na rin ng Meralco ang tatlong kumpanyang nag-alok ng pinakamababang presyo ng supply ng kuryente sa loob ng 15 years. Kabilang dito ang GN Power Dinginin, Mariveles Power at Excellent Energy Resources na magsusupply ng 1,800 megawatts mula December 2024 sa halagang wala pang 7 pesos per kilowatt hour. Pero ang presyo ng fuel, pass on o ipapasa sa mga consumer. Samantala, 10 centimos kada litro ang itataas bukas ng diesel, gasolina at kerosene. Ang kadahilanan po sa mangyayaring increase bukas, Tuesday, una po yung paring geopolitical conflict na naapektuhan po ang Red Sea, di po ba? So nagde-detour yung ating mga vessels. Kaya may dagdag na namang premium at mas mahal ang freight o shipping cost, kaya imbis na maliit na rollback, may increase pa bukas. Parang safer route yung mahabang ruta. Kaya lang, syempre, may karagdagang operating cost doon kasi malayo nga yung pinanggagalingan. Kesa i-take nila yung risk na maharang sila ng nasabing mga terrorists. Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng Enero, net rollback pa rin ang diesel at kerosene habang tabla lang sa gasolina. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Bagsak presyo ng ibinebenta sa isang tindahan sa Marikina ang ilang klase ng gulay mula Benguet. Ayon po sa mga magsasaka, wala na silang mapagbentahan ng mga gulay sa dami ng supply. Samantala, nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na walang epekto sa pangkalahatang supply ng tamban ang pagdagsa ng tunet-tuneladang tamban sa dalampasigan ng Sarangani. Nagpapatrol, Jervis Manan. 20 pesos kada kilo o 10 piso kada piraso na lang ang bentahan ng repolyo, labanos at wombok sa isang pwesto sa loob ng Provident Village sa Marikina. Di hamak na mababa ito kumpara sa 50 hanggang 90 pesos kada kilo sa mga palengke. Kwento ng sari-sari store owner na si Linette, galing pa ang mga gulay sa Benguet at hindi maibenta sa mga palengke sa Maynila gaya ng Divisoria at Balintawak dahil sa dami ng supply ngayon. Kaya naman nagmamakaawa ang mga kaibigan niyang magsasaka kung pwede siyang tumulong sa pagbebenta ng mga gulay. Ibang farmers nagsama-sama, nagrenta ng truck, pumunta ng Manila. Wala silang napagbagsakan dahil apaw-apaw daw yung gulay. Tapos tinawagan ako, sabing ganun, Ate Lynette, umiiyak siya. Sabing ganun, pwede mo bang saluhin yung gulay ko? Iwanan ko muna sa iyo, sabing ganun. Kaya iniwanan dito. 2 tonelada lamang ang kinuha ni Lynette bilang tulong sa mga magsasaka.
Sabi ko ayaw ko noona kasi alam kong ako yung maiisa at the end of the day, ako yung mabubulukan. Pero umiiyak eh. Sabi nila na pagod na sila, wala pa silang kain, wala silang pang toll gate. Kinuha ko. Bago ito, namahagi rin ang isang trader ng libreng repolyo sa highway ng Dalagete, Cebu. Paliwanag ng Department of Agriculture, tumaas talaga ang produksyon ng gulay nitong mga nagdaang buwan. Sabay-sabay kasi ngayon kasi maganda talaga yung panahon. We can, kumbaga, i-equate natin dahil maganda yung naging panahon. Walang frost, walang ano. And then dito rin sa Southern Luzon, sa Visayas, maganda rin yung panahon. So maganda talaga yung level of productivity sa lahat ng klase ng gulay. Pero giit ng DA, hindi naman agad-agad masasabi kung may oversupply nga ng gulay. Mahirap sabihin eh, kasi definitely malaki kasi ang Pilipinas eh, 'di ba? Ang key dito is to find saan yung mga areas na overproduction, saan yung mga areas na kulang, and to bring them at a lower cost. Tinitingnan nila ngayon ang pagpapalakas ng kadiwa sa mga rehiyon para mapadali sa mga magsasaka ang pagbebenta ng kanilang mga ani. Samantala, tone-toneladang tamba naman ang napadpad sa dalampasigan ng maasim sa Rangani Province. Laking gulat ng mga residente nang makita ang sangkaterbang isda. Kaya naman nagkanya-kanyang kuha na ang mga tao. Paliwanag ng BIFAR, posibleng dulot ito ng natural phenomenon na kung tawagin ay upwelling. Ibig sabihin, malamig na temperatura mula sa ilalim ng tubig, pumaibabaw siya. At ito yung nag-trigger na maiangat din yung mga nutrients na nandoon sa ilalim ng tubig. At itong pag-angat ng mga nutrients na galing sa ilalim ng tubig ay mangangahulugan ito ng pagdami ng planktons. Yung planktons, pagkain yun ng isda. So, hinahabol ng mga isda yung pagkain nila. Posible rin aniya ang beaching o pagdagsa ng isda sa taas na bahagi ng dagat kung hinahabol sila ng mas malalaking isda sa ilalim. Pwede naman po itong kainin hanggat sariwa po ito, no? At nakita naman natin buhay po itong dumagsa. So medyo may sobra dun sa ano, no? sa lugar na kung saan dumagsa ito. Pwede naman nila itong i-preserba, no? Pwedeng i-dry ito, pwedeng lagyan ng asin, kung medyo may mga maliliit, pwedeng gawing bagong ito. Wala naman itong epekto sa pangkalahatang supply ng tamban sa bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakumpleto ng kanyang administrasyon ang mahigit kalahati sa target nito na 130,000 kilometers na farm-to-market roads. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na umabot na sa 67,000 kilometro ng farm-to-market roads ang natapos sa ilalim ng Build Better More Infrastructure Program. Nauna nang sinabi ng Pangulo na gusto niyang makapagpagawa ng mas maraming kalsada sa mga lugar na pinanggagalingan ng produktong agrikultural. Ito'y para matugunan ang mga usapin sa supply chain at mapaigting ang kakayanan ng bansa na mag-produce ng sariling pagkain. Katumbas nito na para tayong pabalik-balik mula apari hanggang hulo ng 32 times. Kaya mahaba-haba po ito. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Sa lagay ng panahon para bukas Martes, hihina pero patuloy na makakaapekto ang amihan sa Northern at Central Luzon. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kaunting pag-ulan ang Cagayan Valley na inaasahan namang magiging maaliwalas na panahon sa Metro Manila. Habang may namumuong thunderstorm sa Quezon Province at Bicol Region dahil sa shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. May kalat-kalat na pag-ulan naman sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Maalinsangan naman sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil umiiral ang easterlies. Pero hindi maaalis ang biglaang pagbuhos ng ulan. Wala ring binabantay ang low pressure area at bagyo ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa Dagat Pasipiko.
Ayuda at iba pang government aid ang naabot sa 20 milyong piso ang iniaalok umano sa mga distritong makapag-aambag ng kinakailangang porsyento ng pirma para maamyandahan ang saligang batas. Itinanggi naman ng ilang politiko sa Bicol na naglaan umano ng pondo kapalit ng pipirma sa petisyon para sa charter change. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Kinumpirma ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr. na nagpulong ang municipal mayors ng Albay nitong Biyernes kung saan tinalakay ang People's Initiative na isa sa mga paraan ng pagsusulong ng mga amyenda sa 1987 Constitution. Pero sabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, higit pa sa pag-uusap ang nangyari doon base sa kanyang natanggap na impormasyon. Doon sa meeting na yon, nabigay ng 50% ng 100 pesos per voter. Ang sabi, susunod yung balance na 50%. Kaya yung mga alkalde ay nakatanggap ng partial para doon sa pambayad sa mga pipirma sa petisyon. Tainted ito ng petition buying. Kung marangal at makabayan ang sadya ng People's Initiative, why buy the people's will? Dagdag niya, may ilang alkalde na sa kanyang distrito na nagsauli ng pondo at pinag-uusapan ang posibleng paghahain ng reklamo. Nang tanungin kung saan galing ang pondo at sino ang nasa likod nito, ito ang tugon ni Lagman. Hindi malaman kung saan galing ang pondo, pero ang nanodoon sa meeting ay mga ranking members ng Ako Bicol party list. At yung mga nagbigay ng pundo ay yung mga Ako Bicol coordinators. Mariin namang itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pahayag ni Lagman. Ganito rin ang iginiit ni Napolangi Mayor Raymond Adrian Salceda at Garbin. There was a meeting that transpired but allegations on flow of funds or money, that's a wild and baseless accusation. Isiniwalat naman ni Senador Amy Marcos na base sa impormasyong natanggap niya, ayuda at iba pang government aid na halagang 20 milyong piso ang iniaalok umano sa mga distritong makapagbibit-bit ng kailangang porsyento ng pirma na sumusuporta sa tsa-tsa. Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AIX, may tupad pa, mm-hmm, at may MAIP na DOH. So 20 million total kada distrito ang inaalok. Meron pa akong narinig ng malalaking syudad na pinapromisan din ng ganon. At ang sabi, mag-produce kayo ng 20,000 signatures by January 13. Sa ilalim ng konstitusyon, pwedeng magmungkahi ng amyenda sa saligang batas ang mga mamamayan kung ipepetisyon ito ng hindi bababa sa 12% ng mga rehistradong botante at kung sa bawat distrito ay suportado ito ng hindi bababa sa 3% ng registered voters. Sa larawan ng petisyon na ipinadala ni Lagman sa media, nakasaad na hiling ng mga nakapirma doon na anumang pagbabago sa konstitusyon ay maaaring imungkahi ng Kongreso sa botong 3/4 ng lahat ng miyembro nito. At imbis na magkahiwalay ang boto ng mga miyembro ng Kamara na nasa higit 300, sa boto ng mga senador na nasa 24 lang ay magkasama na itong bibilangin. Aminado si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na ilang beses nang sinubukan ng Kamarang isulong ang charter change pero bigo itong umusad sa Senado. Talo ang mga senador dito sapagkat mas marami ang mga representatives. At sa nakikita natin, madalas and invariably, na hindi nakakalusot ang charter change proposal sa Senado. Paalala naman ni Senador Jinggoy Estrada, dapat malaya ang pagdedesisyon ng mga botante sa People's Initiative kaugnay ng tsa-tsa. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Naghain ng reklamo si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa isang dating opisyal ng militar na natukoy na nasa likod umano ng pagpapakalat ng isang video na nagdadawit sa kanila ni AFP Chief General Romeo Browner sa umano'y destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Raya Capulong. Hindi pinalagpas ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr.
ang pagdawit sa kanya sa umano'y planong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Personal siyang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office Lunes ng tanghali para magsampa ng reklamo ng paglabag sa cybercrime law laban sa nag-upload ng video na gumamit sa mga litrato at pangalan nila ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagsusulong umanong paalisin sa pwesto ang Pangulo. Ito'y matapos na matukoy ng PNP anti-cybercrime group ang isang retiradong opisyal ng AFP na nasa likod umano ng malisyosong video. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the cybercrime law. I understand he is a former member of the Armed Forces of the Philippines po. Nauna rito, nagpahayag ng pagkadismaya si Acorda sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong ding araw. Walaan niyang kapatawaran ito at hindi nila kinukonsinti ang ganitong maling gawain. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yun. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Nakipag-ugnayan ang PNP sa pamunuan ng Facebook at YouTube para ma-preserve at magamit bilang ebidensya ang kumalat na video. Pero para sa Center for Media Freedom and Responsibility, dapat ikabahala ng mga mamamayan ang babala ng PNP sa mga online content creator na nagpo-post ng mga pahayag na nakikitang nagsusulong ng destabilisasyon sa administrasyon. Anumang pakikialaman nila ng pulisya na maaaring magbunga sa pagsasara o takedown ng account sa social media ay salungat sa malayang pamamahayag na protektado ng saligang batas. Ayon naman sa PNP, nire-respeto nito ang karapatang magpahayag ng bawat isa. Pero dapat anilang maging responsable sa pag-post. Nananawagan din ang PNP sa publiko na huwag magpapakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Dapat wala po tayong tinatapakang kakapatan din po ng iba. Sabi ko nga, malaya ang sino man na magpahayag ng kanilang damdamin laban kanino man, laban sa anumang grupo, even laban sa ating gobyerno. At yan naman talaga yung democratic space na ibinibigay natin sa ating mga kababayan, regardless kung sino ka man, ano man ang iyong affiliation. But like I said, dapat may kaakibat po itong responsibility and accountability po. Muling iginit ng PNP na wala silang namomonitor na aktwal na destabilisasyon laban sa administrasyon. Tiniyak din ng PNP sa publiko na nananatiling buo ang hanay nito sa pagtupad ng mandato at pagbibigay serbisyo publiko. Raya Capulong, ABS-CBN News. Bahagyang tumaas ang approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa huling quarter ng 2023, base sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong Lunes, umakyat sa 68% nitong September mula sa 65% noong September. Ang approval rating ni Pangulong Marcos tumaas naman sa 74% nitong December mula sa 73% noong September. Ang approval ratings ng pangalawang Pangulo. Samantala, bagyang bumaba ang approval ratings naman ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mula sa 50% noong September, naging 49% ang approval rating ni Zubiri, habang mula sa 41% ay naging 39% naman ang approval rating ni Speaker Romualdez. Tiniyak po naman ang Commission on Higher Education ngayong Lunes
na walang senior high school students na mapipilitang lumipat sa pribadong paaralan para sa academic year 2023 hanggang 2024. Sa harap ito ng nilabas na memorandum ng komisyon na nagpapaalala sa mga state universities and colleges at mga local universities and colleges na huwag nang tumanggap ng mga senior high school student. Paliwanag ni CHED Chairman Prospero De Vera, hindi agad-agad niya na epektibo ang nasabing memo. Anya, paalala lamang ito sa mga SUC at LUC na maari lamang sila na tumanggap ng senior high school students sa transition period ng bagong curriculum o sa academic years 2016 hanggang 2021. Nauna rito, pinahayag po naman ng Department of Education na nasa 17,000 estudyante na naka-enroll sa mga SUC at LUC ang posibleng ma-displace dahil sa naturang memo ng CHED. There is no displacement as of the moment because the state universities and LUCs continued to accept students for academic year 2023-2024. So our timeline to look into this is between now and the opening of classes in academic year 2024. The transition period ended 2 years ago. That was the transition period under the K-12 law. The reason why it continued is because of the recognition that COVID happened. Matapos ang matagumpay na 2023, hinto naman sa 2024 Paris Olympics ang target ni world number 2 pole vaulter ng Pilipinas na si EJ Obiena. Puspusan ngayon ang kanyang training sa Italy para pagandaan ang pagsabak sa Summer Games sa July. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Malaking karangalan ang nadarama ni pole vault star EJ Obiena matapos mapili bilang 2023 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association. Hindi nga lang siya makakadalo sa award ceremony dahil nasa gitna siya ng training sa Europa para sa Paris Olympics sa Hulyo. I remember my first time being in the PSA award and seeing actually Ate Hidalyn get her, you know, Athlete of the Year award. Since then, I was like, I would want to have one of those. I'm very, very honored to be the PSA Athlete of the Year, and I'm very proud of what I and my team have accomplished last year. Naabot ni Obiena ang lahat ng target niya noong 2023. Ginto sa Southeast Asian Games, ginto sa Asian Games, silver sa World Championships, natalon ang 6 meters at nakapasok sa 2024 Paris Olympics. Nasa Padova, Italy siya ngayon matapos ang training camp sa Spain at Formia. Tuloy-tuloy ang ensayo niya kahit nitong nagdaang Kapaskuhan. Bukod kay Coach Vitaly Petrov na nakatutok sa training ni Obiena, meron din siyang physio, osteopath at psychologist para maiwasan ang injury at mapanatili ang winning mindset. Right now, anything that I do should lead up to Paris, should lead up for me to be ready at that day, should lead up to me to be, how do you say this, physically capable of doing what needs to be done. So come that day, I just want to make sure that physically I'm good. Mentally. Ang world record holder at world champion na si Armand Duplantis ang man to beat sa Paris at may best record of all time na 6.23 meters. Pero hindi tinitignan ni Obiena ang mga record ni Duplantis at ibang atleta. Magtatrabaho lang siya araw-araw, makikinig sa coaches at mananatiling focus sa target na ginto sa Paris. I know he's training. You don't become the greatest of all time in the event. There, he is the greatest of all time. And relax. I'm just here doing my thing and making sure my chances are as high as possible. I'm very lucky to be in such a position. Therefore, I'm not looking at Paris as something, oh, I want this in my history or something like that. Or this is something I set out. I just have this. I know I want that. Sasabak si Obiena sa kanyang unang indoor tournament ngayong taon sa February sa Europa. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
Patuloy niyo kaming samahan online sa iba-ibang digital offerings ng ABS-CBN News. Ilalabas namin ang mga nagbabagang balita, kaalaman para maging ligtas laban sa mga panluloko, ang latest sa showbiz, mga istoryang pampagood vibes at makabagong estilo ng kwentuhan. Mapapanood ito sa ABS-CBN News YouTube channel at social media accounts. Weekdays tuwing alas 5 ng hapon, nagsistream ang TV Patrol Express na naibabalitan na Jeff Canoy at Denise Dinsay. Sa Sabado naman, aabangan ang digital offerings na Magandang Balita Bayan. Kasama si Corey Quintos, Ronda Provincia kasama si Dennis Datu, SOS Stars on Spotlight with MJ Felipe and Ganiel Krishnan, at Bistado Mo kasama si Zian Ambrosio at Jeff Caparas. Mapapanood din ang mga bagong episode nito sa Facebook page ng ABS-CBN News simula Linggo hanggang Martes. Isi-stream naman tuwing Linggo ng hapon ang Patrol ng Pilipino playlist sa Facebook page ng Patrol ng Pilipino tuwing Miyerkules ng umaga sa ABS-CBN News YouTube. Lalabas din sa Facebook page ng Bayan Mo Ipatrol Mo ang Magandang Balita Bayan tuwing Lunes. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang isa nilang junior officer na illegal umanong pumasok sa South Luzon Expressway sakay ng kanyang underbone motorcycle. Ipinatawag na rin siya ng Land Transportation Office para magpaliwanag. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Ito, trip lang to. Papasok ako express ha. Rider dala ko, rider. Express na papasok ako. Ibinida ng motorcycle rider na ito na katuwaan lang ang pagpasok niya sa South Luzon Expressway o SLEX kahit bawal. Hindi abot sa kinakailangang 400cc engine displacement ang dala niyang motorsiklo sa expressway. Dokumentado pa sa video na umabot pa sa 146 kilometers per hour ang takbo niya. Sa dulo ng video, sinita na siya ng mga patrol sa expressway malapit sa toll plaza. Pero hindi siya huminto. Kinabahan ng motorcycle rider at messenger na si Alan sa napanood. Ano po siya, sir? Lubang delikado po yun kasi bawal po sa expressway yun eh. Yung ganong CC ng motor. Sabi ng motorcycle rights advocate na si Jobert Bolanos, kulang na sa disiplina ang rider, wala pang respeto sa batas trapiko. Bukod sa illegal na pagpasok niya sa tollway, because of the limit that was set to 400cc, nag-overspeeding pa siya. And nung sinita na siya, hinabol siya ng police, it showed na iniwasan niya ito o tinakbuhan pa niya. So medyo double whammy ho ito eh. Sa investigasyon ng Land Transportation Office, lumabas na tauhan umano ng Philippine Coast Guard ang rider. Nag-iimbestiga na rin ng Coast Guard kaugnay nito at pinagpapaliwanag ang tauhan nilang may ranggong ensign na katumbas na isang tiniente o lieutenant. Tiniyak ng tagapagsalita ng ahensya na si Rear Admiral Arman Balilo na kapag mapatunayang may paglabag, papatawan siya ng karampatang parusa. May nag-issue siya ng denial kanina. Sabi ko, you have to, kailangan i-execute siya ng affidavit at saka ibigay doon sa mga investigador. But again, titignan natin mabuti kung base doon sa mga ebidensya, kung siya yun. At kung sakaling siya yun, of course, there will be sanction. Pwede siyang administratively ma-dismiss o kaya mapatawan ng ibang disciplinary sanction, suspension. Tinanggal na ang original na video sa social media, pero marami nang nakapag-repost nito. Inaasang sisipot sa LTO sa Martes ang nasabing rider para magpaliwanag. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang isa pa matapos gumuho ang kanilang ginagawang bahay sa Quezon City nitong weekend. At ayon sa pulisya, walang building permit ang naturang konstruksyon na nasa gilid pa mismo ng isang creek. Nagpa-patrol, Rafael Bosano. Nakita ko po yung anak ko. Halos hindi ko na po siya makilala. Hingi po ako sa inyo ng tulong para sa anak ko. Kahit man lang pambili po ng gamot. Hindi na alam ni Maricel kung saan pa dudukot ng pampagamot sa anak na lubang nasugatan kasunod ng pagguho ng bahay ng kanilang pinag-eekstrahan bilang construction worker noong Sabado ng madaling araw. Sa cellphone video ng isang residente, inabot na ng liwanag ang pagtanggal ng malaking tipak ng bato
na dumagan at pumatay sa isa pang construction worker na si Eliazar Talarion. Nakaburol ngayon si Talarion sa barangay. Ayon sa asawa niya, nagkausap pa sila bago mangyari ang aksidente. Sabi ko sa kanya, kung pagod ka na, itigil mo na, pwede naman bukas yun. Sabi niya, hindi tatapusin ko na lang, sandali na lang yun. Ilang minuto lang, 15 minutos, 20 minutos, biglang namatay yung kuryente namin. Tapos, biglang may bumagsak. Ang sobrang lakas, yumanig eh. Buong paligid. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na walang building permit ang ginagawang bahay na katabi ng creek at mali pa ang pagkakatayo ng pundasyon nito. Bumigay po ito dahil hindi na kayang dalahin, no? Yung load ng bigat ng bahay, lalo na't may ginagawa pa silang bagong struktura uli dun sa second floor. Marurupok sir na mga materials ang ginamit. Dagdag ni Mepanya, nangyari ang insidente ng hating gabi. Posible anyang ganitong oras sila gumagawa para hindi mapansin at masita. Sa ngayon, tinutuntun pa ng pulisya ang may-ari ng bahay na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries. Ang malinaw ayon sa mga pulis, hindi ligtas manirahan sa lugar. Since creek yun sir, pwedeng malambot yung lupa. Pwedeng mag-erode yung lupa, no? Dahil dun sa maaring patuloy na pag-ulan, pagbaha. So delikado talaga. Batid naman ng mga residente ang peligro sa kanilang lugar ngayon, lalo't naglitawan umano ang mga bitak sa kanilang mga bahay. Pero wala silang balak umalis. Nandito na po yung pinaghahanap po yan ng pamilya namin. Eh kung sa halos bundok na kami itapon, ano pong magiging buhay namin doon? Ang panawagan nila, maiayos ang daanang nadamay sa pagguho ng bahay. Sa ngayon kasi, plywood na muna ang inilatag na daan sa gilid ng creek at walang kasiguraduhan kung kakayanin nito ang bigat ng mga taong mayat mayay dumadaan dito. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Kinatay ang aabot po sa 800 million pesos sa halaga ng natangay na pera sa isang paluwagan scam sa Pasig City. Ang mga naging biktima dumunog sa City Hall at NBI para humingi ng tulong at magsampa ng reklamo. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Mahigit isang taong pinag-ipunan ni Jesse at ng kanyang asawa ang nasa 700,000 pesos na ipinasok niya sa kumpanyang BNY Pal o mas kilala bilang Benta Paluwagan. Kwento ni Jesse, sumali sila sa paluwagan para mabilis na mapalago ang kanilang ipon na ipangpapaayos sana nila ng bahay. Pangako kasi ng mga nauna na dito, nasa 40% ng puhunan ang kikitain ng mga sasali. Nainganyo ako. Siyempre, may mga post sila about success nila sa yung business nga nila na Benta Pal. This December, kasi di ba may 13 man kami, tapos mga bonus sa... Kasi bot kami nag-work. Na isama ko doon. Pero isang araw bago ang kanilang scheduled na payout o pagsweldo sa paluwagan noong December 15, sinabi ng may-ari ng BNY Pal na si Rohani Velasco na frinize umano ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang kanyang mga account dahil sa dami ng pera na pumapasok dito. Simula noong Disyembre, wala nang nakuha na kahit anong halaga si Jesse. Hindi na rin anya nagre-reply ang may-ari ng BNY Pal at maging ang mga sales associate nito na nanghikayat sa kanyang sumali. Matagal na umanong kaibigan ni Chris, si Velasco, ngunit nawalan din siya ng pera dahil sa BNY Pal. Pineflex niya sa Facebook, bili ng ganito, biglang boom. Nagulat kami, una, dineclared niya na naamla yung pera. Ilan lamang sina Jesse at Chris sa mga nagsampa ng reklamo laban sa BNY Pal. Kasama na rito ang isang konsehal sa Pasig City na kinumpirmang nag-invest siya ng 3 milyong piso sa naturang paluwagan. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, bagamat nasa 50 pa lamang ang formal na nagsasampa ng reklamo sa NBI, daan-daan na ang dumulog sa City Hall upang humingi ng tulong na mahanap at mapanagot ang may-ari ng BNY Pal. Ginamit din umano ni Velasco ang isang business permit mula sa Pasig Local Government para mas makainganyo ng mga tao na sumali sa paluwagan. Na-discover po namin na ang permit po nila ay bilang isang wholesaler. Wholesale trade po ang negosyo nila. Wala pong kahit anong related sa investments, walang related sa pautang, sa lending. So malinaw na malinaw sa umpisa pa lang, na illegal yung kanilang ginagawa.
Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ni Velasco, ngunit hindi pa tumutugon ang kanyang kampo. Sa isang naunang pahayag, sinabi ng legal representative ni Velasco na kasalukuyang inaayos ng BNY PAL ang mga finances ng kumpanya. Nakikipag-ugnayan umano ito sa mga miyembro upang masolusyonan ang mga naantalang payout. Ngunit ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, hindi otorisado ang BNY PAL na lumahok sa mga negosyong may kaugnayan sa investment o pagpapautang. Ayon naman sa NBI, lalabas na ang inisyal na resulta ng kanilang investigasyon sa loob ng 2 linggo at posibleng maharap sa kasong estafa si Velasco at ang iba pang nang-recruit ng mga miyembro sa benta paluwagan. Hinimok naman ng mga otoridad ang publiko na maging mapanuri bago sumali sa kahit anong investment scheme at siyasating mabuti kung rehistrado ba sa SEC ang isang kumpanya. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Inanunsyo ng Presidential Task Force on Media Security na natukoy na ang pagkakilanlan sa mga suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Juan DJ Johnny Walker Humalon sa Misamis Occidental. Sa report ni Task Force Executive Director Paul Gutierrez, kinilala ang mga suspect na sina alias Ricky, Boboy at Inteng. Tiniyak niyang isa sa publiko ang mga tunay na pangalan ng mga ito kapag nahain na sa korte ang kaso. Anya, sa ngayon ay naihain na sa Provincial Prosecutor's Office ang mga reklamong murder at theft laban sa tatlo. Binaril si Humalon ng isang gunman sa loob mismo ng pag-aari niyang community radio station noong November 5, 2023. Tuwing selebrasyon ng itim na buong Nazareno, may mga namamanata sa pamagitan ng pagkakawang gawa. O di kaya'y magpapakaridad o namimigay ng pagkain sa kapwa-deboto. Ito mano ang kanilang paraan para ibalik ang biyayang natanggap mula sa mahal na poon. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. 1,000 mangkok na may sotanghon ang inihanda ni Aling Rosa para bukas Martes. Ipapamahagi ang kanyang only sotanghon para sa lahat, lalo na sa kapwa mga deboto. Kwento niya, only biyaya ang kanyang natatanggap mula sa itim na Nazareno sa kanyang taon-taon pagpapakaridad. Yung bawat hiling ko sa kanya, ang sa prayer ako eh. Gaya po yung mapag-aral ko yung mga anak ko sa privado, dati po silang public school. Gusto ko sa private sila mag-aral. Answer po yun. Pangalawa po, yung makabili ako ng bahat lupa. Answer prayer po yun. Ang panindang sotanghon ni Aling Rosa ay isa sa mga sikat at dinadayong pagkain sa Quiapo. Galing naman sa 13-month pay ni Roman, ang kanyang pambili ng mga pinamimigay na rosaryo at panyo na Nazareno. 13 taon na niya itong ginagawa bilang panata sa aniya milagrong paggaling ng kanyang anak. Nasa ICU noon ang anak na sanggol at matapos manalangin sa Nazareno ay gumaling ito. Yung anak ko po kasi nagkaroon ng sakit na bronchopneumonia. Malala na, pero sinabi ni Ermat, ba't di ka magdebosyon sa Nazareno? Iload mo yung anak mo sa Nazareno. In the past day, 1 linggo po, nagulat na lang ako. Bigla siyang masigla, malakas. Banggit sa akin ng tatay ko, hindi mo na anak yan. Anak lang ng Nazareno yan. Ngayon, kasama na rin ni Roman ang 13 taong gulang na anak na babae na namamanata sa poong Nazareno. Ngayon, kahit na ano, sama na sama. Pag may prosesyon mo ng Nazareno, laging nakasunod. Makasaban na nakuha nila yung ganung gawain ko kada piyesta at kada mahal na araw. Ilan lang sina Aling Rosa at Roman sa maraming deboto na may kanya-kanyang paraan ng pagbibigay ng pasasalamat sa poong Nazareno at pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Para sa kanila, ang kanilang debosyon ay pagbalik sa kapwa nang walang humpay na biyayang dumarating sa kanila na kadalasan ay higit pa sa kanilang hiling. Pagka namigay ka sa kapwa mo, parang mo nang ginawa sa Diyos. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Hindi man pinapayagan sa ngayong makahalik sa itim na Nazareno, pamilya pa rin ang nakipila para sa mga nais makakita sa mapaghimalang poon sa Quirino Grandstand sa Maynila. Nakiisa naman ang inyong lingkod kapamilya katuwang ang ABS-CBN Foundation sa nasabing okasyon.
Bakit ginagawa niya ito? Di alintana ng magkakapatid na Laurente ang init at mahabang pila sa Quirino Grandstand. Bilang Gen Z, akay-akay ng 22 anyos na si Joshier, ang dalawa niyang nakababatang kapatid para ipakilala ang sandigan ng kanyang pananampalataya. 10 taon na siyang namamanata sa itim na Nazareno at nais niyang ibahagi ang natamong pagpapala mula sa poon. So lang isalin sa kanila para malaman din nila na in the future, pwede kaming manalangin sa kanya, humingi ng pasalamat at yun, manampalataya. Masaya naman po kasi po, dinadala niya po ako sa Nazareno po para po makapagpasalamat po sa kanya para makapag-wish. Sana po wala pong sakit sa wala pong magkasakit sa amin sa buong pamilya po. Bitbit naman ni Belen ang angkang de Jesus para sa taunang pamamanata na may isang dekada na nilang ginagawa. Nag-ugat ang malalim na pananampalataya nila sa puong Nazareno sa mga namayapang lolo't lola. 13 silang mag-anak na matyagang pumila bilang pasasalamat sa biyayang patuloy na natatanggap. Siyempre may mga problems din po kami na gusto po naming i-share kay God para po mapagaan din po yung loob namin. Dahil din po sa napagdaanan po namin, napatibay din po yung loob namin. Habang binubusog ng mga deboto ang aspetong espiritual, namahagi naman ang inyong lingkod kapamilya, katuwang ang ABS-CBN Foundation, ng higit 4,000 hot meals at bottled water para sa mga deboto. Bukod sa mas malalim na pananampalataya, ang matibay na relasyon ng pamilya ang idinudulot ng malalim na debosyon sa puong Nazareno. Sa ibang balita naman, iaapila ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na posibleng may paglabag siya ng Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Base sa resolusyon, naglabas ng itinuturing umanong confidential information si Guanzon sa 2 interview niya sa media noong 2022 kaugnay sa disqualification cases laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nung siya'y kandidato pa. Nag-ugat ang issue sa reklamong inihain ni Attorney Ferdinand Topacio at Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Guanzon, sinabi niyang hindi pa niya natatanggap ang kopya ng resolusyon. Naniniwalaan niya siya sa integridad ng ombudsman, lalo't wala umano siyang ginawang anumang paglabag sa batas. Nagsimula ng audition para sa pagbabalik ng The Voice Teens Philippines. Mahigit 500 kabataang nasa edad 13 hanggang 17 taong gulang ang pumila sa ABS-CBN audience entrance sa Quezon City nitong weekend para magpakitang gilas. Gaganapin naman sa January 14 ang susunod na audition sa parehong lugar. Sa ngayon, inaayos pang ibang audition venue sa labas ng Metro Manila para mabigyan ng pagkakataon ang iba pang Gen Z na maipakita ang kanilang talento sa pagkanta. History-making ang ilang eksena sa 81st Golden Globe Awards, kabilang na ang kauna-unahang Phil-Am host nito na si Jokoy. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Emosyonal ang speech ng Killers of the Flower Moon star na si Lily Gladstone na naging kauna-unahang Native American Best Drama Actress winner sa Golden Globes. Nagsalita siya gamit ang kanyang native language bago binanggit ang kahalagahan ng parangal para sa kanya. Doesn't belong to just me. I'm holding it right now. I'm holding it with all my beautiful sisters and the film. Mahal kita. I love you guys. Nagtagalog din ang Golden Globes host na si Jokoy bago matapos ang awarding. Gumuhit siya ng kasaysayan bilang unang Pilipinong host ng prestigyosong award show. Pero hati ang reaksyon ng netizens at media sa kauna-unahang hosting performance ni Jokoy sa Golden Globes. Bagamat sanay na mag-perform sa entablado, napakalaking hamon pa rin sa kahit kaninong talento ang maging host ng malalaking shows gaya ng Golden Globes. Maraming komedyante ang umano'y tumanggi sa pag-host ngayong taon dahil sa napakaikling oras ng paghahanda, bunga ng actors at writers' strike.
Karaniwang bibilang ng buwan ng paghahanda ang inilalaan para sa napipiling host, pero 9 araw lamang ang binigay kay Jokoy, bagay na maaaring nakaapekto sa kanyang monolog na karamihan ay sinulat ng Golden Globes writing team. Gayunpaman, nabanggit ng komedyante ang mga positibong aspeto at kahulugan na mabigyan ng pagkakataon. What is your biggest lesson or biggest takeaway from this whole experience? To enjoy this moment. You know, I worked so hard and it's been a long time so here we are. So I'm going to be in this moment. I love my Filipino culture, you know that. I can't stop talking to them. I'm so proud to be Filipino and this is our moment. It's not just mine. Todo suporta naman ang mga Pinoy sa Amerika para sa komedyante. It's been a beautiful evening of just love and support and just cheering Joe on and just feeling so proud of him. His passion is just giving a voice to people in the Filipino community and his star has always been on the rise. To be on like one of the world's biggest stages and to be in front of all of those incredible artists and to do his thing. So I was really, really proud. Pasok naman sa big winners ng Golden Globes ang Oppenheimer na Best Drama Picture at si Emma Stone na Best Actress para sa Poor Things. Sa TV, big winner ang The Bear na nakasungkit ng Best Comedy TV Series. Nagwagi naman bilang Best Actor at Actress ang mga bida nitong sina Jeremy Allen White at Ayo Edebiri. Ilang tropeyo rin ang naiuwi ng HBO show na Succession at Netflix series na Beef. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Congrats kay Jokoy, he made history. Ano ka ba? Well, na-interview ko siya sa Head Start. Ang nanay niya nanonood ng TV Patrol for sure. Oh, nanay niya nanonood. Sa Pilipino. Hello. Hello, Mrs. Jokoy. Yeah. Oh, okay. Hindi, palalahanan lang natin yung ano. Ay, yung trust, ano? Oh, translation. Oo. Oh, di ba ngayon, naka-enclose na si Puon. Mm. Kaya huwag na sana magpilit ang ating mga kababayan na umakyat. Ang matitigas ang ulo. Oh. Kami siya kasi nakainom na. Lako! Oo, nakainom. Dati umaakyat ka. Ay, dati yun. Oh, yun nga eh. Hindi ka ikaw idol nila. Hindi. Noon, pwede pa. Ngayon. Aakyat ka. Ngayon, di na pwede. Ngayon, pwede mong ihagis na lamang yung panyulito o kaya tuwalya mo. Para ipahid dun sa glass. Pero bahala ka ng habulin ulit. Gag-antindi dun. Sa dami tapon na lang ng tapon. Hindi, tapon ng tapon lang yun. Bahala ka sa buhay mo kung masusundan mo yung tuwalya mo. Pero mahalaga dun, nakikiusap po yung mga pari ng Quiapo Church na huwag nang magpilit na umakyat sa andas. Hindi na ho, wala na ho yun. Hindi na ho pipwede. Sa pagkakataong ito, binigyan tayo ng pagkakataon after ilang? 3 years? 3 years. Mm. 3 years. Mm. Na maibalik uli ho yan, ay samantalayan na ho natin. At saka yung mga umiinom, yung mga aminom, hindi nawawala yun. Sabi nga ni Robert Mano, deboto, nagiging debote. Debote. Yung mga ganon. At saka may mga dalambalisong. Ay, naku po. May dalambala. Para saan? May bala siya, pero walang baril. Sige ha, alam nyo na. Pero yung nagpapaa, kailangan mo talaga yung kabayan? Nolid. Kasi baka makatapa. Di ba, nakapaa yung mga deboto. Hindi, nakapaa talaga kami. Kasi ano, baka makatapa ka rin eh. Matapak ang katindi. Kaya nililin sa mga bumbero yun eh. A day before. Kasi yung mga nag-usli ang mga bato. Nililinis yun. Pero nakaapak talaga. So, isa sa mga sakripisyo yun na nakayapak ka. So, bahala ka, matibo ka doon, ay kasama sa servisyo. Sa sakripisyo. Sana ho, makinig kayo ho, ha? Ingat! Matigas ang ulo. At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, Bayan!